morning! My name is Jhun Masagca and I am your iridologist and naturopathic practitioner for today. We're going to talk about health. Just to give you a little bit background, ako may membro ng PCAM, Philippine College of Advanced Medicine, and PITAC, Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Ito po ay under ng Department of Health. Member din po tayo ng International Iridologist Practitioners Association, under po naman ng USA. Iridologist Foundation of the Philippines, under po tayo ng Republic Act 8423. Okay? I also travel 5 different countries from Saudi Arabia, Taiwan, Singapore, Hong Kong, and Australia. So, nagkakandak po tayo ng health orientation or health forum just to give a little bit knowledge about good health dun sa mga taong nagsasuffer ng anumang karamdaman, at nagbibigay po tayo ng mga ilang detalye kung saan po nagmumula yung kanilang sakit at kung paano naman ito masusolusyonan. According sa World Health Organization, at the age of 30, whether you like it or not, pwede ka na po ngayong dapuan ng sakit at pwede ka na mag-maintain ng tinatawag nating lifetime maintenance. Meron po akong isang pasyente na 15 years old, siya po ay insulin dependent na. That means, siya po ay diabetic patient na rin at the age of 15. At meron po tayong 11 years old na may stroke na rin. Okay? So, kung ito ay insulin dependent, okay, ito naman ay stroke, that means kahit na po siya ay na-stroke na, siya po ay nagtitake pa rin ng drugs even at the age of 11. Okay, that means meron din po ako isang 16 years old, meron na rin siyang lung cancer. That means ito pong mga pasyente na ito ay hindi pa halos umaabot ng 30 years old. But the mere fact, sila po ay nagkaroon na ng tinatawag na lifetime maintenance. Okay, medyo nakakalungkot po yung ganitong senaryo na even at the young age, sila po ay nagsasuffer na ng ganitong karamdaman. At lalo na po yung mga edad pa ngayon ng 40, 50, and 60 years old, especially sa mga senior citizens natin sa ngayon. Bigyan po natin ng pahapyaw yung konting realidad o yung reality ng buhay ng isang may karamdaman sa ngayon. For example, ito po yung isang may karamdaman. Meron siyang sakit. Okay? Tapos, of course, pag ang tao po ay nagkaroon ng karamdaman o ng sakit, wala namang ibang pupuntahan niyang kundi ang doktor. Pagka nasa doktor na, of course, bibigyan po siya ng reseta. At pag siya ay may reseta na, wala namang ibang pupuntahan niyang kundi drugstore. Okay? Drugstore. At pag nasa drugstore, wala namang kailangan gawin kundi gumastos ng pera. Ang masakla po, pag lifetime maintenance na yung kanyang pag-inom ng gamot. Okay. Ang ganito pong proseso, ang tawag natin dyan ay nasa pharmaceutical process na ang pasyente. Ibig sabihin, siya po ngayon ay nasa proseso na ng pag-inom ng gamot habang buhay. Pag sinabi nating pharma, in Greek word, it is drudgery or pharmakia, which means kasanayan po ito sa gamot or drudgery. Okay? Pharmaceuticals, it means function or effect ng gamot na iniinom natin. Effect. And pharmaceuticals, in medical term, it is a chemical-based medicine. Okay? That means kung chemical-based medicine po ito, ito po ay isa sa mga nag-accumulate ng tinatawag natin toxic base, or sometimes toxic is what we call waste, okay, or basura. Then, meaning to say, ang toxic po ay isa sa mga pinanggagalingan ng sakit ng isang tao. Example, meron po tayong tinatawag na 5 deadly diseases as of today. Ano po yung 5 deadly diseases? Number 1, yung tinatawag na cardiovascular disease or heart problem. At meron tayong tinatawag na cancer. Number 3, ito naman po yung tinatawag na asthma or respiratory problem or lung
problem. Number 4, ito naman yung tinatawag na diabetes. Then number 5, ito naman po yung viruses. Kabi-kabila na po ngayon ang balita magmula po sa SARS, meningococcemia, AH1N1, pati ang dengue virus. Yan po ay isa sa mga 5 nakamamatay na sakit sa panahon natin ngayon. Now, bakit po ang isang tao kapag ka nagkaroon ng sakit sa puso at bago pa man siya magkaroon ng tinatawag na cardiovascular disease, meron siyang lifetime maintenance, then right after the declaration ng doktor, ay meron pa rin siyang lifetime maintenance na gamot. Okay, so ito po ang isa sa mga senaryo na gusto kong ipakita para na sa ganon, ay magkaroon tayo ng konting idea para maintindihan natin paano ba maiiwasan ang ganitong klase ng sakit. Okay, ang puso po natin ay meron siyang 4 na kwarto o yung tinatawag na chamber. Okay, ito po yung dugo na papasok sa puso natin sa upper atrium going to the lower ventricle and going to the right lower ventricle and going to the upper right atrium. Of course, may mga pagkakataon po at sinasadya naman talagang ito ay dadaloy pa sa ating puso. Pero pag-usapan muna natin ng konting detalye ang tungkol sa pagpasok ng dugo sa puso natin bago pa man ito dumaan sa ating lungs. Okay, ito po yung dugo, ito yung ating tinatawag na arteries or ugat na kung saan dito po dumadaloy ang dugo natin, lumalabas at pumapasok sa ating puso. Ito naman yung papunta sa ating brain. Okay, alamin natin kung paano nagkakaroon ng sakit sa puso na nagmumula muna sa problema sa dugo. Okay, sabi nga natin, meron po tayong tinatawag na 5 factors o 5 dahilan kung bakit ang tao nagsasuffer ng iba't ibang klase ng sakit. Number 1, ang pagpasok po ng pagkain sa katawan natin na hindi natin natatansya o hindi natin alam kung ano yung mga pumapasok na pagkain na yan. Okay, bigyan po natin ng isang halimbawa para nang sa ganun maintindihan. Ano yung paborito ng masang Pilipino na kainin sa umaga? Okay? Unang-unang paboritong kainin yan, pritong itlog, pritong isda, pritong manok, pritong baboy. At hindi pa nasisiyahan, pati yung kanin, piniprito pa rin. Yun yung sinangag. Of course, nag-accumulate ka na ngayon ng fatty foods sa loob ng iyong katawan. At yan po ay halos mahabang panahon na nating ginagawa. Kung ilang taon na tayo ngayon, yun yung taon na nag-iimpok tayo o nagdi-deposit ng mga mamantikang pagkain sa loob ng katawan natin. Okay? Pangalawa, yung nalalanghap nating hangin sa labas. Okay? Pangatlo, yung iniinom nating liquids sa araw-araw. And then, pang-apat, yung sobrang pagod. Okay, sobrang pagod ay isa sa mga pinanggagalingan ng sakit ng isang tao. At number 5, yung maling paggamit ng gamot, misuse of drugs. Yung bang nirekomenda ng isang kaibigan, kamag-anak, kakilala na hindi na naikupakonsulta sa doktor. Okay, so ngayon ang tanong, papaano ngayon magkakaroon ng sakit sa puso galing sa kinakain natin? Okay, ito po yung daluyan ng ating kinakain sa araw-araw. Ito po yung ating stomach. Okay? And then, papasok po yan sa ating small intestine. Pagkatapos nating nguyain ang pagkain, kailangan yan po ay durog. Kaya tayo po ay may ngipin para yan po ang ating pandurog sa kinakain natin sa araw-araw. And then, pagpasok niyan sa ating stomach, didiretso po yan sa ating small intestine. Na ang haba ng ating small intestine ay 23 feet long. Okay? At ang large intestine naman natin ay 9 feet long. Okay, magbibigay po ako ng mga ilang ideya para makita natin paano ba nagkakaroon ng sakit sa puso at pumupunta yung fatty deposits dito sa ating ugat. Okay? Ito po yung ugat. Ito po yung ating colon. Okay. Ito yung small intestine. And then, appendix. Okay. Meron po tayong tinatawag na portal veins. Okay. Yung portal veins na yan po ay nakakonect sa ating bawat segment
nung tinatawag nating small intestine. Okay, ito ang ating liver. Liver is the one of the largest organ inside the body. That is the liver. Yung pong pagkain na galing sa kinain natin na nasa small intestine, i-absorb ngayon ng liver through the portal veins, yung kulay blue. Then, yung liver, sasalain niya yung nutrients from the food that we eat at i-distribute po iyan sa 11 interrelated organs natin. At isa po sa pagdadalhan niya ng nutrients ay ang puso. That's why, dadaan po iyan sa ating ugat. Now, nandito na ngayon sa iyong arteries. Nandun na ngayon kumakapal ng kumakapal yung fats na tinatawag. And then, dahil makapal na po yung fats natin dito, unti-unti nang mahihirapan, dumaloy ang dugo natin. That's why, kapag nahihirapan na yung puso natin, magpapa-check up tayo ngayon sa doktor, nahihilo na tayo, sumasakit ang ulo, sumasakit ang batok, and then tatakbo ka na ngayon sa doktor. Pagtakbo mo sa doktor, doon pa lang makikita, meron ka ng tinatawag na high blood pressure. Okay? Pag may high blood pressure ka na, ano ngayon ang ibibigay sa'yo? Bibigyan ka ng black, and different kinds of drugs for high blood pressure just to give your circulation back to normal.